siya. Hello everyone, welcome back. Body and Sense here. Kamusta kayo people? I'm back again with another video na naman para sa inyo guys and very interesting ito. But bago niyan guys, Merry Christmas in advance. Happy New Year. Ayan. Napatayo ko na yung Christmas tree ko guys. Actually, hindi ako nag-over decorate this Christmas kasi nakakapagod. Pag alam niyo natapos na yung Christmas and then ibabalik mo na siya sa box, nakakapagod talaga siya. So, this time very simple lang guys. Hindi ako masyadong nag-over decorate. Unlike last year na sobrang daming decorations na nilagay ko. And then alam nyo, tinanggal ko siya probably mga almost February na kasi tinamad ako. So this time, very simple lang talaga. So guys, yung i-review ko today is yung Twisted Peppermint. Ayan, na nabili ko sa Shopee nung umuwi ako sa Pilipinas. And then i-compare ko siya sa Bath & Body Works na Twisted Peppermint na nabili ko dito sa US. Nabili ko siya last week. Of course, magkaiba yung design, guys, kasi bago na ito. And ito is luma na talaga siya. As in, matagal na itong design ng Bath & Body Works. Ayan siya. So, ifo-focus ko sa inyo, guys, ha, yung packaging niya. Ayan. Meron nitong packaging before sa Bath & Body Works, but matagal na nga siya, old packaging na ito. But yung interesting lang talaga is makikita ko is meron siyang fine fragrance mist and then meron siya pangalan na fine brune perfume, which is weird. But if iche-check ko siya sa online, sa Walmart, kasi yung Walmart nakikarry sila ng mga old Bath & Body Works, yung packaging niya is ganyan lang. Twisted Peppermint and then Fine Fragrance Mist. Ayan. Ito is marami pa siyang mga ano, ayan. Char-char doon. May papa fine brune perfume pa sila. But sa Walmart, ito lang talaga. So ayan siya. Yung old packaging ng Bath & Body Works. But maybe mali ako kasi baka magkaiba yung packaging sa ibang bansa, ganun, like Middle East. So, ganyan. And dito sa likuran, guys, ayan siya. Ito yung fragrance notes. So, Twisted Peppermint, Tourbillon de Menthe. So, meron silang another language na nilagay. So, ito, it's in English. Ito is magkaiba. I'm not sure if it's Spanish or French. So, basta, isa dito sa kanila is parang Spanish. And then, ito is Arabic. So, dito sa US, of course, English lang talaga nilalagay nila. Ayan siya. So, baka nagkamali din ako, guys. Baka sa ibang bansa, mayroong different languages na nilalagay nila sa packaging. But so far, yung nakikita ko talaga is English lang. Ayan. And kahit sa mall sa Pilipinas, yung mga binibenta ng SM, ganun lang talaga, in English lang talaga yung bottle nila. So, I'm not sure lang, correct me if I'm wrong. Next is, of course, meron silang ingredients in English and in different language. Ayan siya, ito yung serial number. So, dito ngayon sa US, yung price tag is makikita mo siya katabi ng serial number. Ayan. But before, if wala siyang price tag dito sa serial number, it should be dito sa ilalim. This one, wala. Probably natanggal lang siya. But usually, makikita mo na mayroon siyang kind of like serial number dito. Ayan. Nakikita niyo yung itim. Ayan. Dito wala siya, guys. So, bakit? Bakit wala siya? So, yun lang yung tanong ko. Yan. Next na makikita ko na malaking difference talaga sa Bath & Body Works na nabili ko dito sa US at dito sa Shopee is yung spray hole niya, guys. Inispray ko siya kanina kaya ano siya, medyo basa. Ayan, makikita nyo yung spray hole niya, guys. Kakaiba talaga siya. And weird siya kasi deformed na siya. Ayan. Siya. Yung pag-punch nila siguro, guys, ayan, nadideform yung hole. But makikita nyo dito yung nabili ko sa US, guys, magandang maganda siya talaga. And maliit siya. Ayan, ganyan siya kaliit, guys. Diba? Makikita nyo na ito is parang leaning towards the right siya. Ayan. Ito is magandang-maganda talaga siya. Yun yung nakikita ko na malaking difference din, guys. And, isha-shake ko siya para malaman nyo. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000,
makikita nyo na meron pa siyang bubbles after 5 seconds. Diba? So, something weird. But bago niyan, guys, meron akong pag-giveaway. Kasi Christmas nga. So, last time, pinag-giveaway ko yung pink stripe na pink na tote bag from Pink Victoria's Secret. This time, ito naman yung ibibigay ko, guys. Tote bag in canvas. Ayan. From Pink din. Maganda siya, guys. Maganda ito. And pulido. Yung price nito actually is, ayan. 25, almost 25 US dollars. Ayan siya. And ito yung loob. Meron siyang pocket dito. Ayan. And of course, meron siyang zipper. Ayan siya. Bagay siya, guys, if ano, pang getaway, weekend getaway, and also bagay siya pag ano, nasa school ka, marami kang mga books, bagay na bagay talaga siya. And of course, if para sa work, bagay siya. Actually, ginagamit ko yung isang pink na bag. Ito, yung blue. Ito yung ginagamit ko sa work. And then sa school. Ayan. Ito, sobrang love na love ko talaga, guys. Kasi marami akong malalagay dito. Meron akong bottled water. Meron akong, of course, baon ko. At saka jacket. Ganun. So, malaki talaga siya yung bag. And marami kang malalagay. So, yun. Kaya guys, comment lang kayo sa video na ito para manalo ng pink na tote bag. Okay. So, ayan na guys. Ito na nga. So, nakikita nyo yung difference guys. After 5 seconds, yung Shopee meron pa siyang bubbles na natira. Ayan. So, ito mabilis lang yung mawala yung bubbles niya. So, let's try again yung amoy. Kasi na-try ko na siya yung amoy, actually, guys. So, spray ko siya dito. Ang naamoy ko dito, guys, is just, alam mo yung scented na alcohol? Diyan, marami diyan sa atin sa Pilipinas, scented na alcohol, parang ethyl alcohol. Yun. Wala akong naamoy na twisted peppermint. Yung naamoy ko lang is parang kind of like floral scented na alcohol. Merong sugary for a little bit. That's it. Nothing pepperminty na amoy. Wala. So, masasabi ko talaga na fake siya. And ito. Ang amoy nito, guys, alam mo yung parang Mentos na candy. Yun. Mentos yung amoy niya, guys. Maganda siya sa ilong if mahilig ka sa mga peppermint na amoy or kind of like mentally na amoy. Super nakaka-clear siya ng nose. Mentos na candy, yun. Yun, very short description nito. Peppermint yung amoy. Menthol na sweet sugary yung amoy. And maganda siya sa ilong. Kini-clear niya yung ilong ko, guys. Nawawala yung ano ko. Yung sipon. Maganda siya, ah. And then, naamoy ko parang during dry down yung buttery na amoy. Vanilla buttery na amoy. Mentos na mentos, guys. Yun. Itong twisted peppermint. So, if mahiluhin ka na tao, try mo itong twisted peppermint. Maganda ito sa mga if nagbabiyahe ka, guys, and madali kang mahilo. Ganunin mo lang siya, oh. Maganda siya. Nakakawala siya ng hilo. Nakakawala siya ng headache. Itong twisted peppermint. Maganda siya talaga siya. Yun. Sa mahiluhin and merong seasick or ano ba yung biyahilo, bagay ito sa inyo. Twisted peppermint. Kasi maganda siya. Nakaka-clear siya ng ilong. Nakakawala siya ng, alam mo yung parang feeling na nausea, nakakawala siya, itong twisted peppermint. Maganda siya talaga. So, yes, guys. Verdict ko dito, guys. Fake talaga itong nabili ko sa Shopee. And this one, nung nabili ko siya, it costs only like $100 Philippine peso, which is 2 US dollars. Itong twisted peppermint. And this one, nabili ko siya nung sale. Parang almost
$5. Sale na siya, guys, ha? Almost $5 itong Twisted Peppermint. But anyway, thank you, guys. Thank you, everyone, sa sumusuporta sa aking channel. Maraming salamat sa mga nagko-comment. And guys, advance Merry Christmas and Happy New Year. I hope you enjoy this holiday season. And I'll see you next time.